Magandang araw! Ito ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Pagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan. Ito ay lesson sa ESP at pang week 5 and 6. Siyempre, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button para maging updated ka sa videos ko. Ang layunin natin ay inaasahan na nakakapagpanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng paglilinis at pakiisa sa gawain, pantahanan at pangkapaligiran, wastong pagtatapon ng basura at palagi ang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran. Para sa'yo, paano ba natin mapapanatili na malinis ang kalikasan? Mahusay. Maaaring ang iyong sinagot ay pagtatapon ng basura sa tamang basurahan o kaya ay paglilinis. Magaling! Ngayon ay gawin natin itong thumbs up o thumbs down. Thumbs up kung ito ay lagi mong ginagawa, thumbs in the middle kung minsan lang, at thumbs down kung hindi mo talaga ito ginawa. Unang bilang, tumutulong ako sa pagwawalis. Thumbs up o thumbs down? Number 2, naguhugas ako ng pinggan, baso at iba pa pagkatapos kumain. Thumbs up o thumbs down? Number 3, ibinabalik at tinaayos ang mga laruan pagkatapos maglaro. Thumbs up, thumbs down? Number 4, iniligpit ko ang aking module at kwaderno pagkatapos kong mag-aral. Thumbs up or thumbs down? Number 5, nagdidilig ako ng halaman. Thumbs up, thumbs down? Number 6, sumasali ako sa proyekto ng pagtatanim sa aming barangay. Thumbs up o thumbs down? Number 7, iniipon ko ang mga plastic at karton na pwedeng i-recycle. Thumbs up o thumbs down? Pang-8, itinatapon ko ang kalat sa basurahan. Thumbs up o thumbs down? Magaling! Ngayon, bilangin mo ang iyong sagot na nag-thumbs up ka. Kung ang sagot mo ay naka-thumbs up ka ng 8, mahusay. Kung ang na-thumbs up mo naman ay 5 hanggang 8, magaling. Pero kung ang na-thumbs up mo ay 4 hanggang 1, okay lang yan kasi sa aralin na ito, yan ang pag-aaralan natin. Isang katangian ng batang Filipino na makiisa sa pagpapanatili ng malinis na pamayanan. Ikaw, ako at tayong lahat ay nagnanais ng malinis na kapaligiran sa loob man at labas ng ating tahanan. Naniniwala tayo na kung ang lahat ng mga bata ay may ganitong katangian ay hindi tayo matatakot na maglaro at gumawa kahit saan man. Ngayon, may babasahin ako dito ang isang maikling akda. So, alam mo ba ang sekreto? Aniya, sabi ni Aniya, narinig mo na ba, Nina, ang usapan nila tungkol sa atin? Alam mo ba yun? Sabi naman ni Nina, oo, may sekreto daw tayong dalawa. Alam mo rin ba yun? Sabi ni Aniya, syempre, pero bakit? Sabi ni Nina, nagtataka sila kasi kung bakit hindi tayo nagkakasakit. Ang mga kalaro daw natin ay nagkasipon na. Yung iba naman ay inubo at meron na rin nilagnat. Paminsan-minsan ay nanghihina daw sila. Pero tayo ay kailanman ay hindi pa nagkakasakit. Sabi ni Aniya, oo nga at tama ka dyan. Natutuwa si nanay sa atin dahil kailanman ay hindi pa tayo nagkasakit. Sabi ni Nina, kaya ang sabi nila ay may sekreto tayo. Tayo daw ay may superpower na hindi natin sinasabi sa kanila. Pinag-uusapan nila ito ngayon kaya tara na at sabihin na natin sa kanila. Sabi ni Aniya, pero ano ang sekreto na sasabihin natin sa kanila? Wala naman tayong superpower. Sabi ni Nina, naku Aniya, wala tayong sekreto at superpower. Pero si nanay, meron. Ituro natin sa kanila kung ano ang itinuro niya sa atin upang hindi tayo magkasakit. Natatandaan mo pa ba ang mga ito? Sabi ni Aniya, eto na, iniisip ko na. Ito ang sekretong sasabihin natin sa kanila. Ang ating super secret super power. Ngayon, bago natin malaman ang kanilang sekreto, sa palagay mo,
Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi sila nagkakaroon ng sakit? Ano ang kanilang sekreto? Ilagay mo ang iyong sagot sa comment section. Handa ka na bang malaman kung tama ang iyong sagot? Kung hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. At naisip na nga ito ni Aniya. Sabi ni Nina, tama lahat ng naiisip mo, Aniya. Naniniwala ako na ang totoong sekreto natin ay ang maging malinis sa pangangatawan at kapaligiran. Sabi ni Aniya, sabihin natin sa kanila na hindi ito dapat maging sekreto. Ito ay dapat alam ng lahat. Dapat malinis ang ating kapaligiran, ang ating pamayanan. Sabi ni Nina, tama! Sabi ni Aniya at Nina, kayo mga bata, alam niyo na ba ang sekretong hindi naman sekreto? Ngayon, sagutin din natin sa comment section ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Batay sa kwentong nabasa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. So, sa unang bilang, sino-sino daw ang hindi nagkakasakit? Anong pangalan ng dalawang bata? Ilagay mo ang iyong sagot sa comment section. Sa number 2, ano daw ang kanilang sekreto? Number 3, dapat ba itong maging sekreto? Number 4, ano ang dapat malaman ng mga bata para sa ikabubuti ng pamayanan? At panglima, bakit kailangan maging malinis ang pamayanan? Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Alam mo ba kung paano maging malinis sa tahanan? Una, gawing araw-araw ang paliligo o paglilinis ng katawan. Pangalawa, tumulong sa paglilinis ng bahay. Pangatlo, hugasang mabuti ang pinagkainan pagkatapos kumain. Pang-apat, i-disinfect ang bahay upang maiwasan ang pagdami ng virus. Pang-lima, itapon ang basura sa tamang lagayan. Kung lahat yan ay ginagawa mo, magaling. Ngayon, alam mo ba ang tamang pagtatapon ng basura? Paano ito? Una, ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Ang tawag dito ay waste segregation. Pag sinabi nating segregation, hinihiwalay natin yung nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Pangalawa, ihiwalay ang mga basurang maaari pa uling gamitin. Ang tawag dito ay recycling. At pangatlo, pag magtatapon ka na ng basura, italing mabuti ang basura at huwag ilalabas ng bahay kung hindi pa dumarating ang truck na kumukuha ng lahat ng basura. Alam mo ba na makakatulong ka at ang iyong pamilya sa proyekto ng barangay para sa kalinisan? Siyempre, sa una, ang tapat ko, linis ko. Ito ay ang pagwawalis sa labas ng bahay, sa tapat ng inyong bahay upang mapanatili ang kalinisan sa dinadaanan ng mga tao katulad nung nasa larawan. Ginagawa mo ba yan? Magaling! Pangalawa, tumulong sa paglilinis ng kanal at ilog. Ito ay ang sama-samang paglilinis ng mga kanal at ilog, katulad ng nasa larawan. Pangatlo, magtanim ng puno. Ito ay ang sama-samang pagtatanim ng mga puno sa kapaligiran, lalo na sa kabundukan. Kasi yung iba, pinuputol nila yung puno. Kaya kailangan palitan na natin yung mga punong naputol nila at magtanim tayo ng bagong puno. Ngayon naman ay sagutan natin ang page 26, gawain sa pagkatuto bilang 3. Answers only. Maglagay ka sa iyong papel ng 1 to 5. Ulitin ko, ilagay mo dyan sa iyong papel, page 26, gawain sa pagkatuto bilang 3. At maglagay ka ng 1 to 5. Ito ang ating panuto. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng mabuting ugali sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamayanan. Lagyan mo ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong papel. Number 1, tignan ang larawan. Check o X. Number 2, check o X. Number 3, check o X. Number 4, check o X. Number 5, check o X. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button.
Kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Number 1, ito ay X. Number 2, ito ay X dahil nagvandalism sila sa pader. Number 3, X. Number 4, check. Number 5, check. Kung nakuha mo ang 5 ng tama, mahusay. Ngayon, ito naman ang ating ESP performance task. Ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Okay? Sa gabay ng iyong magulang o tagkapangalaga sa bahay, gumawa ng isang slogan, katulad nung nasa larawan, yung magsusulat ka ng tungkol sa kapaligiran para maging malinis. Katulad yan, maging malinis, huwag magkalat. So, yan ang halimbawa ng slogan. Pwede rin poster ang gawin mo. Magdodrawing ka. Okay? Magdodrawing ka para mapanatili ang kalinisan. O kaya isang paanyaya sa loob o labas ng tahanan upang mapanatili ang kalinisan. Gawing gabay sa paggawa ang halimbawa sa baba. Okay po? So, answers only lang ito. So, ilagay mo lang dyan sa papel mo, ESP performance task, gawain 6. Tapos, pumili ka kung gagawa ka ng slogan, yung magsusulat ka, tungkol sa kung paano mapapangalagaan yung kalinisan, o poster, magdodrawing ka kung paano pangangalagaan ang kalinisan. Okay po? Sa kapaligiran. Ngayon, syempre, kukopihin mo rin. Kapag nagawa mo na yun, kopihin mo yung pamantayan ng slogan, poster, o paanyaya. So, maglagay ka lang dyan ng 1, 2, 3. Okay? Answers only na lang. Ilagay mo dyan sa, di ba, nalagay mo na yung slogan o kaya yung poster. Sa ilalim nun, ilagay mo pamantayan ng slogan, poster, o paanyaya. Tapos, maglagay ka ng 1, 2, 3. Okay? Number lang. Tapos, lalagyan mo lang ng oo o hindi. Okay, halimbawa, naipahayag ang paanyaya para sa kalinisan. Oo o hindi. Number 2, naisulat ng may kaayusan. Oo o hindi. Number 3, naisagawa ito ng may sigla o saya. Oo o hindi. Okay, isusulat mo lang ito sa iyong papel or sa bond paper kung meron kayo nun. Pero kung wala kayong bond paper, okay lang sa papel. At dyan na nagtatapos ang ating pag-aaral. Paalam!